Dito po sa ika-apat at huling bahagi ng ating serye ukol sa 1986 EDSA Revolution, isa-isahin natin ang mga naging ganap. February 25, 1986, alas 5 ng umaga, tumawag si Pangulong Marcos sa Washington para kausapin si Senator Paul Laxalt at magtanong kung dapat na ba siyang magbitiw. Ang sagot ng US Senator, "I think you should cut and cut cleanly. The time has come." Alas 10:46 ng umaga. Nung araw din yon, February 25, 1986, sa Club Filipino sa San Juan, nanumpa si Cory Aquino bilang Pangulo sa harap ni Senior Associate Justice Claudio Tehanki, samantalang si Salvador Doy Laurel ay nanumpa bilang ikalawang Pangulo kay Justice Vicente Abad Santos. Pagkatapos manumpa, itinalaga ni Pangulong Cory Aquino si Juan Ponce Enrile bilang Defense Secretary ng kanyang pamahalaan at si Lieutenant General Fidel V. Ramos bilang AFP Chief of Staff. Alas 11:45 ng umaga, bago mananghali, February 25, 1986, nanumpa si Ferdinand Marcos bilang re-elected na Pangulo kay Chief Justice Ramon Aquino sa Ceremonial Hall ng Malacañang. Pagkatapos nito, si Marcos, kasama ang kanyang pamilya, ay nagsalita sa harap ng mga tao na pinulong sa harap ng balkonahe ng palasyo. Sa atin pong personal na kaalaman, ang mga tao sa palasyo noong mga oras na yon ay karamihan mga barangay officials. Sa katunayan, maraming mga opisyal ng barangay na galing sa kalapit na distrito ng Sampaloc, Manila, ay ating personal na mga kilala at alam natin na sila ay pinatawag sa palasyo nung araw na yon nang lumabas para saksihan ang panumunumpa ni Pangulong Marcos bilang re-elected na Pangulo. Pagkatapos ng tanghalian, may tensyon at hindi malaman kung ano ang mga susunod na mangyayari dahil nga noong mga panahong yon, sa puntong yon, dalawa na ang Pangulo ng bansa. Bandang alas 3 ng hapon, nagkaroon na ng pagkilos ang mga reliista na nasa EDSA, ang mga reliista na nasa Tomas Morato, ang mga reliista na nasa Welcome Rotonda sa Espanya, Manila. Iisa ang kanilang nasa isip. Pumunta na sa Malacañang at pwersahin na si Marcos na lisanin ang palasyo. Tayo po ay may personal na karanasan dito. Tandang-tanda ko po yun. February 25, 1986. Mga bandang alas 4 ng hapon kami noon ay nagmamarcha at nandun kami sa bandang Espanya UST. Papunta kami sa Governor Forbes na ngayon ay Lacson Street. Ang direksyon ng aming marcha ay tungo sa Nagtahan Bridge kung saan malapit na po ang Malacañang. Medyo mabagal po ang takbo ng paglalakad ng pagmamarcha dahil nga po sa dami ng tao. Pagdating po namin sa Nagtahan, doon sa may kanto ng Laurel Street, may kapilya po doon, lalong bumagal ang galaw ng mga tao dahil nga po may nanggagaling pa sa ibang direksyon tungo sa Malacañang. Tandang-tanda ko, nagkaroon pa ng commotion doon sa kantong yon dahil nga may mga tatlo o apat na loyalista ni Marcos ang nagtangka na harangin ang mga nagmamarcha. So, gaya ng inaasahan namin, medyo nasaktan talaga yung mga loyalista na humarang. Ang mga duguan nilang damit, nakuna ng retrato at ay naging laman ng pahayagan sa buong mundo pagkalipas ng araw na yon. Magtatakip silim, nagsisimula ng dumilim nang makita namin na may dalawang malaking helicopter na umangat mula sa palasyo. Ramdam na ramdam na ng lahat na yun na ang pamilya Marcos at lumilisan na sila sa Malacañang. Natigil sandali ang paglalakad, lahat ay nakatingala. Sa langit, tinitingnan ang pag-alis ng helicopter, may nagsisigawan, may nagbubunyi, may nagpapalakpakan, may mga umiiyak. Maya-maya pa, umusad na ulit ang pagmamarcha at lalong humirap ang pagpasok sa Malacañang grounds. Doon po kami tumo sa gate 4. Pagdating doon, dahil tatlong kalye yun na lahat ay papasok ng Malacañang,
ma-imagine nyo po yung dami ng tao. Yung iba, umakyat na lang doon sa mga bakod at dire-diretso sila doon sa Mabini Hall kung saan parang rinansak na nila. Ang inasaisip ko nga noong mga oras na yon, eh lahat na yata ng kawatan sa Maynila ay nandoon na at sinasamantala ng pagkakataon na sila ay makapagnakaw na din. Yung nakalampas ang aking katawan doon sa gate, na tatlong beses umikot ang aking katawan para malampasan ko yung gate na yon ng palasyo, doon ko naramdaman na wala na nga si Marcos. Doon ko naramdaman na meron ng kalayaan. At doon ko naramdaman na malapit na ang demokrasya para maibalik sa bansang Pilipinas. Sa loob, may mga tao na galit. Ang ginagawa ay kinukuha yung mga larawan, mga painting ng Marcos family at sinisira nila. Yan po ay nakunan, na videohan po yan at naging popular yan na imahe ng February 25, 1986. May mga nagkalat na barel, may mga nagkalat na bala, may mga kumukuha po nun at kailangan pa natin silang palalahanan na baka magka-problema sila kung iuuwi nila yung mga bala at mga barel. Ako po, nakontento na lang dun sa mga barbed wire at mga maliliit na bagay na para magsilbing souvenir ng araw na yon. Mga bandang alas 9, alas 10 ng gabi, meron ng anunsyo na pinapalabas na, hinihiling na lumabas lahat ng tao sa Malacañang grounds, sa Malacañang Palace, dahil nga daw may balita na merong mga itinanim na bomba sa loob at baka may madisgrasya. Tingin ko naman, strategy lang yon para maglabasan ng tao, pero ganun pa man, kailangan tayo ay sumunod. Tinasabi nga nila na sila Colonel Honasan, ang spokesperson ng RAM o Reform the Armed Forces Movement, ay patungo ng Malacañang para daw isanitize ng palasyo, para na daw ihanda, linisin sa pag-ukupa ng bagong Pangulo na si Cory Aquino. Pumasa ang marami ng pelikulang made in Malacañang na co-produced ng panganay na anak ng napatalsik na Pangulo, si ngayon Senadora Aimee Marcos, ay makakatulong para maging malinaw at maging matuwid ang paglalahat ng isang napaka-importanting yugto na kasaysayan ng bansa. Ating masusing tinimbang ang made in Malacañang at ito ay lumabas na kulang na kulang. Halos wala itong timbang. Sa kabuuan ng pelikula, wala itong naging kontribusyon sa pagtutuwid ng kasaysayan. Ito ay isang napakasimpleng paglalahat ng kwento na nagpapakita lamang ng sari-saring emosyon at damdamin na tipikal sa maski sinong tao. Isa-isahin po natin ang mga ganap sa pelikulang Made in Malacañang. Una, umuwi sa bansa si Aimee at ang kanyang pamilya para samahan sa palasyo ang mga magulang at kapatid. Ikalawa, pinakita na nagalit si Aimee sa mga dating tauhan ng ama na nagrebelde. Sunod, na biktima ng isang fake news ang mga Marcos na sila daw ay lumipad tumong Guam noong ikatlong araw ng EDSA sa kabila ng katotohanan na sila ay nasa palasyo panong mga oras na iyon. Ikaapat, pinaniwanag na kaya nakasuot ng military uniform si Bongbong Marcos ay dahil gusto nitong lumaban sa mga rebelde at patunayan sa kanyang ama ang tunay niyang kakayanan at halaga. Sunod, hindi kinahiya ng Marcos kung maraming sapatos ang unang hina. Ika-anim, sa ikatlong araw ng EDSA, nakapagdesisyon na ang mga Marcos na lumisan. Ika-pito, ang mga Marcos di umano ay malapit at may malasakit sa kanilang mga katulong. Walang katakataka sa mga ganap na ito. Wala ni isa na may tuturing na revelasyon mula sa pamilya Marcos ukol sa EDSA Revolution. Wala rin pinakita sa pelikulang Made in Malacañang kung paano inimpake ang napakaraming pera at alahas ng mga Marcoses na kanilang dinala sa kanilang paglisan. Pinalabas sa pelikula na si Pangulong Marcos ay halos nakatali na sa banig ng karamdaman samantalang ilang beses siyang nagpulong at nagpakita sa telebisyon sa apat na araw ng EDSA Revolution. Ang tila pinakawala sa lugar sa pelikulang Made in Malacañang ay ang huling bahagi kung saan pinakita na si Cory Aquino ay nagmamadyong kasamang mga madre at tumanggap daw ng tawag
para tanungin si Cory kung papayag pa siyang manatili pa si Marco sa bansa. Bagay na di umano tinanggihan ni Cory sabay biglang balik sa bundukan. Noon pong mga panahon at oras na yon, halos imposible pang makapag-diversyon ng isang pangulo na galing sa isang mainit na revolusyon. Kailangan niyang isaayos ang pamahalaan, magtalaga ng mga opisyal na libo-libo ang bilang, palitan ang mga local official sa buong bansa, at magdesisyon sa hindi mabilang na bagay kada minuto, kada oras, araw-araw. Ang paratang na lubog sa madyong si Cory Aquino ay walang sapat na bisihan. Walang testigong nagsalita at walang testigong nagpapatunay. Maliunaw na iyon ay ginawa hindi para maituwid ang kasaysayan sa tahasang salita. Iyon ay lantarang pakana na manira ng kabilang panig at lalo lamang patilimin ang sa mata ng taong bayan mga tunay na naganap sa bansa sa isang importanteng yugto ng kanilang kasaysayan.